pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para naman po sa ating mga sising buntis. At ito ay ang mga dapat gawin para i-manage ang pamamanas ng paa ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na talaga namang pinoproblema po ang pamamanas ng inyong mga paa at ankles? Gusto nyo bang malaman kung ano nga ba ang dahilan nito at kung paano ito i-manage? At gusto nyo bang malaman kung ito nga ba ay normal na nangyayari sa isang buntis o dapat na ninyo itong ikabahala? Kung ganon ay samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang dapat gawin para i-manage ang pamamanas ng paa ng isang buntis. Swelling of the feet and ankles, mga sisi, is totally normal po during pregnancy. At may mga pwede kayong gawin to get some relief. Ngunit may mga times din po, mga sisi, na ang pamamanas ng paa ng isang buntis ay isang sinyales na pala ng isang seryosong kondisyon. Nurse Yesa, bakit nga ba namamanas ang paa ng isang buntis? Ang swelling o pamamanas sa buntis ay galing sa dagdag dugo at fluid sa inyong katawan na sumusuporta sa inyong lumalaking matres, placenta at baby. Tinatayang nasa 25% ng inyong weight gain habang kayo ay buntis ay galing sa mga extra fluid na ito. Ang inyong lumalaking uterus naman puts pressure on your veins, impairing the return of blood to your heart, kaya napupunta ang mga fluid at dugo na ito sa inyong mga kamay, paa at ankles at nagiging pamamanas. Ang mga sumusunod naman ay ang mga risk factor na nagpapataas ng chance na magkaroon ng pamamanas ng isang buntis. Una ay ang long days of activity. Mahalaga ang pagiging active at exercise para sa isang buntis. Ngunit kapag ito ay nasobrahan naman, nagiging sanhi ito ng pamamanas sa paa at ankles. Pangalawa ay ang pagka-expose sa mainit na panahon. Kapag mainit ang panahon, ay may chance na ma-dehydrate ang isang buntis. At kapag ikaw ay dehydrated, your body tries to retain many fluids as possible. Pangatlo ay ang mataas o mababang sodium intake. Ang pag-consume ng sobra o kulang na asin o sodium ay nagiging dahilan na makaramdam ng pagiging puffy ang isang buntis. Pang-apat ay ang pagtayo o pag-upo ng mahabang oras. Ang pagtayo o pag-upo ng mahabang oras ay nakakapagpababa ng blood circulation. At ang circulation ng inyong dugo at fluid sa katawan ay maapektuhan at mostly mapupunta sa ibabang bahagi ng katawan. Pang-lima ay ang pag-consume ng mataas na amount ng caffeine. Ang caffeine ay nagiging sanhi ng dehydration at nagiging dahilan that your kidneys hang on to more excess fluids. Pang-anim ay carrying multiples. Ang mga buntis ng kambal tend to retain more water and therefore experience more swelling. Pang-pito, hindi balanse ang inyong electrolytes. Kasama ng sodium, kapag hindi balanse ang inyong potassium, magnesium at calcium sa katawan, ay mataas ang chance na magkakaroon ka ng dehydration at swelling o pamamanas. Nurse Yesa, kailan po ba nagsisimula ang pamamanas o swelling ng isang buntis? Ang pamamanas o swelling sa mga buntis ay maaring mangyari at any point of your pregnancy. Ngunit karamihan sa mga buntis ay napapansin ito during sa kanilang 20 weeks ng kanilang pagbubuntis. At mas lalong lumalala ito sa pagsapit na kanilang third trimester. Nurse Yesa, ano po ba ang aking pwedeng gawin sa pamamanas ng aking paa? Mga tips para sa pamamanas ng paa ng isang buntis. Una ay sleep on your side. Ang pagposisyon on your side, lalo na sa inyong left side habang natutulog, ay nakaka-relieve ng pagtaas ng pressure sa inyong blood vessels at nagpa-facilitate ng pagtanggal ng excess fluid and waste through the kidneys. Pangalawa ay avoid long standing and sitting. Ang pagpapalit ng posisyon lagi ay nakakatulong sa inyong blood circulation para maiwasan ang pag-stay ng dugo sa inyong paa at ankles. Pangatlo ay try to avoid caffeine. Siguraduhin ang intake ninyo ng caffeine araw-araw ay nasa minimum level lamang
para maiwasan ang dehydration at pamamanas. Pang-apat, I drink more water. This may sound strange, mga sisi. Ngunit ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong ma-flush out ang extrang fluid na na-retain ng katawan. Uminom ng kahit 8 glasses ng tubig kada araw. Pang-lima ay put your feet up. Siguraduhin nakakapagpahinga din kayo at ang inyong mga paa. Makakatulong ang pag-elevate ng inyong paa lalo na kung kayo ay mayroong desk job at matagal ang oras na kayo ay nakaupo. Pang-anim ay wear a comfortable shoes. Pumili ng sapatos o sandals na comfy para sa inyo at sa inyong namamanas na paa. Pang-pito ay try a compression stockings. Pang-walo ay go for a swim. Makakatulong ang paglangoy para ma-improve ang blood circulation sa inyong mga legs. Pang-siyam ay stay cool. Iwasan ang mainit na paligid dahil maaari nitong mapalala ang inyong pamamanas. Makakatulong din ang pag-cold compress sa inyong mga paa. Pang-sampo ay eat a well-balanced diet at iwasan ang mga processed foods. Nurse Yesa, mawawala pa po ba ang aking pamamanas? Mostly, ang pamamanas ng isang buntis ay isang normal part ng kanilang pagbubuntis at usually ay nawawala po ito matapos nilang manganak. Nurse Yesa, kailan po ba dapat ako mag-worry at kailangan ko nang pumunta sa aking doktor? May mga times din po, mga sisi, nang inyong pamamanas ay isang senyales na pala ng isang seryosong kondisyon na tinatawag na pre-eclampsia na kung saan ay mangangailangan talaga ng atensyon ng inyong doktor. Kaya kapag nararamdaman ninyo ang mga sumusunod na senyales ng pre-eclampsia, ay mas makabubuti nang pumunta na kayo sa inyong mga doktor. Una ay ang mataas na blood pressure. Pangalawa ay ang pananakit ng ulo na hindi nawawala. Pangatlo ay ang blurry vision. Pang-apat ay ang nausea o vomiting. Pang-lima ay ang facial swelling o pamamanas ng mukha. Pang-anim ay ang puffiness around the eyes. Pang-pito ay ang nahirapan kang huminga. Pang-walo ay weight gain more than 2 pounds per week. Lastly, mga sisi, ang pamamanas sa paa ng isang buntis ay normal na parte lamang ng inyong pagbubuntis. Ngunit kapag naramdaman ninyo ang mga sumusunod na nabanggit natin kanina ng mga senyales ng pre-eclampsia, ay mas makabubuti nang pumunta na kayo sa inyong doktor para ma-evaluate kayong mabuti at masiguradong safe kayo lagi ni baby. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po, guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nilang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow. At meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow. At masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!